You are now watching Oldies TV. Ngayon nang maksud pa sa video na ito. Magandang araw po sa atin lahat, mga kaibigan ko. At sa lahat po na aking mga suki na tagapanood dito po sa Oldies TV, maraming salamat po sa patuloy po ninyong suporta. At ako po ngayon ay tutungo nga po sa bahay ng Lola at Lolo, kila ni Lola Pat, na kung saan po ay isa po sa mga naitampok natin sa Oldies TV at atin pong natulungan po sa maliit na bagay. Kaya po tayo napunta ngayon dito dahil tatlong linggo na rin po tayo nang hindi nakita nila para bisitahin ito at makamusta nga po natin ang kanilang kalagayan sa ito. Medyo mahirapan po ang daan dahil ito po ay sa ilog halos ang kanilang bahay. At ito na nga po si tatay po na kung saan po ay merong iba't ibang klaseng sakit po sa kanyang katawan, sa kanyang kalusugan, na ito po ay 80 years old na po. Halos hindi na nga rin po talaga maipapagamot ang kanyang mga sakit dahil sa kakulangan at kahirapan po ng pinansyal sa kanilang pamilya. Andito na rin po ako para makausap ko sila at makamusta ko nga po. At hindi na nga lang po natin sila na hingian ng pagkakataon na tayo po ay mag-interview sa kanila. Ayan si tatay po sa loob at hindi na rin po natin siya tinawag para makausap ng harapan. Ito naman po ang anak nila na si Nanay Belen, na kung saan po ay isa rin na rin po sa mga anak po nila, na kung saan po ay nagkaroon po ng 15 po na anak at sa ngayon po ay 14 na lang dahil na matay na po yung kanilang isang anak at yung baby na yan ay kanilang bunso. So tayo po ay pupunta ngayon sa kanilang bahay. Akyat lang po tayo kasi halos magkakalapit lang po ang kanilang bahay, kaya nga lang tayo po ay dumadaan sa rickrap po. Yan po yung daan po papunta sa kanila. At ayan na nga po sila, ang kanyang mga anak po at si Ate Belen. Ayan, nagdala na rin po tayo ng mga kaunting pasalubong po sa kanila, bigas at grocery at ito po ay napakalit na bagay nga lang po ito, pero alam po natin na malaki po ang maitutulong nito sa kanyang pangailangan. Ito po ang kanilang pinagkukuhaan ng tubig, yung balon, panligo, panlaba. Ayan, si Ate Belen po at ang kanyang mister na katabi ko, kanyang mga anak. At ang good news po ay kahit papaano po sila po ay mayroon na rin pong mga apo po sa mga kanilang anak po na mga nag-asawa na po. Si Kuya John po ay mayroon naman pong pinagkikitaan sa ngayon at pa sideline na nga po, at natigil nga po siya sa kanyang mga paglalako po ng isda. At hangad pa din po niya na naway magkaroon po siya ng kapital para makapagsimula sa kanyang negosyo dito sa lugar po ng Antipolo City. Sa mayroon pong mga mabuting puso po at nakakaluwag, ay kahit anong klase po at kahit anong meron man po, simple man yan, kahit simpleng pagkain po yan, ay ating tanggapin po at ipaparating po natin sa pamilya. Ano man po ang nais yung itulong sa magpamilya na ito sa kasalukuyan, at alam po natin na talagang gipit po ang pamilya na ito sa pinansyal. Kahit anong klase pong tulong na alam nating makakatulong ito sa pangangailangan nila ay ating tanggapin. Maraming salamat po sa inyong lahat, at nawa ay pagpalain rin po tayo sa lahat po natin na pagtulong sa kapwa. Sa kasalukuyan po na hindi pa po nakatanggap ng kahit anong pinansyal mula sa ating YouTube,